At ito nga mga katokan press, nandito ka kami guys sa may Zigzag Road ng boundary ng Quezon City at ng Montalban guys. Kanina napakalakas ng ulan dito. At makikita ninyo mga katokan press ang paglaki at pagtaas ng tubig dito sa may ilog ng Montalban guys. Ayan makikita ninyo. At siyempre pakikita ko rin sa inyo mga katokan press ang daloy ng traffic dito sa may Zigzag Road. Kanina napakataas ng ano dito, napakalakas ng tubig dito. So ito guys, makikita ninyo magmula dito guys. Nasa kalagitan ako mga katukad friends ng ano ng kalsadang ito. Ito yung malalaking truck dito guys. Maaari naman sanang makatawid ang mga truck kasi matataas naman sila. Nga lamang siyempre sa dami ng mga kotse na nasa unahan at hindi sila makaano. Hindi sila makatawid kasi nga sobrang lalim ng tubig dito sa baba. Kaya yung mga na-stranded na mga truck na dapat sana ay makakapasok at makakatawid, hindi na sila makatawid mga tukad friends. Kasi nga, ayun nga, na may mga nakaharang doon sa harapan. At punta natin mga tukad yung nasa dulo. Sayang na lang kanina dahil hindi natin kuhaan ng video yung lakas ng tubig kanina kasi nga tumulong tayo sa mga tao na tumatawid kanina. So ngayon nakita ko mga katokad friends na yung iba nakakatawid na yung mga tao kasi kanina ang tubig dito sa may baba ay nasa hanggang hanggang baywang. So ngayon tingnan natin, i-double check natin mga katokad friends kung totoo nga na mayroong pagtaas pa ng baha. Yan, ganyan mga katokad friends, makakaano pa yan, makakatawid pa yan mga ganyan. At yung ibang mga tao guys na pauwi ng kasiglahan at nasang San Isidro at dito sa may pabahay ni Erap ay sumasakay na lamang ng mga trucking kasi nga hindi naman talaga makakatawid. Ito na lamang yung paraan para makatawid sila guys sa sa kabila. Ayan. Kanina itong mga tubig na ito ay kulay putik pero ngayon kulay malinaw na siya. Gustong sabihin, hindi na malakas makatukad friends yung daloy ng tubig. Ganyan din yung ginawa namin mga katukad friends kanina. Tinatanggal din namin yung mga graba at putik para yung tubig mga katukad hindi dapat sana dumiretso sa may gitna ng kalsada para na sana makadaan yung yung mga motor na katulad sa amin. Alamang talagang napakalakas ng daloy ng tubig dito at dinadala yung buhangin doon sa kalagitnaan. Ayun. Galing guys ito sa sa taas ng bundok sa may Welcome down daw yan katukad friends eh. Ayan. So pakita ko sa inyo mga katukad friends yung dami ng na-stand dito. Ayan. At magmula dito, hanggang dulo yan sa dulo guys, hanggang doon paakyat po sila. Ayan. Magiging si katukad friends guys hindi rin na kaiwas dito sa lakas ng ulan na to, sa bahaan na to. Yung iba naman guys, nagpupumili talaga na na makatawid sila. Nga lamang sa sobrang taas talaga ng tubig doon sa kabila, hindi sila makatawid. At yung iba naman, yung mga tao naman, naglalakad na lang para makauwi sila ng maaga sa kanilang sa kanilang bahay. Kasi doon sa lugar namin, sa may kasiglaan at San Isidro, talagang lubog na sa baha.
At ito nga yung dalawa, kasama ko rito kanina na nagtatanggal din ng ano ng mga buhangin at graba. Ayan oh, nabarahan na. So naglagay na lang dito guys ng harang para doon sana dumaan sa may ano, sa may kanal. Ang ginagawa nila mga katongkad pres, inilalagay sa sako yung buhangin at inilalagay dito para matakpan, para yung dali ng tubig papunta sa may kanal guys. At ito pala mga katongkad pres, yung pinanggagalingan ng tubig at makikita ko sa inyo. Ilalampas natin yung camera mismo sa may likod ng bakod. Galing yan guys sa bundok. Galing yan sa taas. So tumatagos siya dito mga katongkad pres sa lugar na to. Yan, ganyang kalakas. Sir, pwede mga tao, sir. Hindi tayo nakatalina ba yun? Uy, nalalim. Hindi po tayo mga katawid? Sakali kaya yun? Nililinis daw eh. Ha? Nililinis na lang ako yung mga puting nga nakaharap. Ah. Kaya yung motor kaya kanina, nadagal na doon? Tidak tayo tumawid ata. Sayang lang guys, hindi natin natanong nga rin yung motor na nakatawid kung galing sa kabila. Kasi kung galing sana sa kabila, pwede natin sana kami tumawid. So marami talaga kami na-stranded dito guys. At pausad, paunti-unti yung pag-usad guys ng mga sasakyan dito. At ang pagkakaalam ko kasi mga katukad prince, no, yung mayroon daw bako sa may dulo at tinatanggal yung mga putik para hindi ma-i-block yung mga tubig na dumadaloy dito. Kasi kapag natanggal yung mga putik guys, gustong sabihin tuloy-tuloy na mismo sa ilog yung tubig at hindi na magkakaroon ng coast na tumas pa. Kanina tumili na sana mga katukad friends yung ano yung ulan. Nga lamang ito na naman, bumuhos na naman uli siya. So nakakatakot mga katukad friends kasi nga ang kinakatakutan namin yung hindi namin mapuntahan yung dapat namin mapuntahan kasi nga hindi nga kami makatawid. Kaya kailangan dito mga katukad friends sa ganitong oras dapat unti-unti nang nawawala yung ano, unti-unti na sanang tumitila. Eh ang problema lang mga katukad pres, anong oras na, kaninang umaga pa kami dito, ganun pa rin, hindi pa rin talaga tumitila yung ulan. Siyempre kapag hindi tumila guys ang ulan, anong mangyayari? Siyempre mati-iimbak yung mga tubig doon sa ano, sa dulo. Paano kami makakalagpas nito mga katukad pres kung patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan?
Na-step na nga lang namin guys na ano, na bumalik sa ano sa Quezon City para ano. Kasi kung magtatambay lang naman kami dito, eh katulad nga nito na nagugutom na kami, wala kaming ano, wala kaming makainan dito, guys. Pero naisip ko na lang mga katokal friends, sayang naman kasi yung ano, yung pagpunta namin dito. Isang kilometro na lang guys ang layo para marating namin ang kasiglahan sana. Pero pag ganito nga na ang sitwasyon, grabe, hindi kami makauwi. Shoutout sa inyo guys. Shoutout. Kaya ang gagawin na lang natin mga katokad friends, magantay na lang tayo kung kailan titila yung tubig, yung ulan. Hindi na natin mapipigilan mga katokad friends ang pagbuhos ng tubig kasi patuloy na umuulan eh. At yung iba naman guys, mayroong naplatan din dito. At yung iba naman, yung galing naman doon sa may dulo, hindi na kapagpatuloy sa pagbabiyahay kasi nahinto rin. Lalong parami ng parami mga katokad friends ang ano, ang mga dumarating na mga sasakyan dito. Kanina, pagdating namin ng umaga dito mga katokad friends, iilad pa lang yung mga sasakyan dito. Pero sa tagal nga ng ulan, ayan, nakikita ninyo mga katokad friends, lalong humahaba yung ano, lalong humahaba yung traffic ng mga sasakyan dito guys. Pero harinawa na matapos guys yung ano, yung pagtanggal ng mga putik. Kasi yun nga na ang pagkakaalam natin eh mayroong bako sa dulo. Eh malaking tulong na yung mga katokad friends para makauwi na yung mga tao kasi pag hindi natanggal guys yung putik doon na galing sa bundok, walang mangyayari, lalong may imbak yung tubig doon sa dulo. At yun nga mga katokad friends, hanggang dito na lamang ang video na to. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking channel. At naway, patuloy na ipanalangin natin ang ating bansa na hindi tayo gaanong lubugin. Kasi talagang kung nararanasan lang ninyo mga katokad friends ang ganitong kalagayan, sabi ko sa inyo, napakahirap. Kaya yun guys, pag-pray natin ang ating bansa na huwag naman sana tayong malubog sa baha. God bless you all mga katokad friends. And God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat guys. Bye bye and peace. At stranded kami mga katokad friends ng 7 oras. At habang kami nag-aantay mga katokad friends, dito kami napunta ng aking misis sa may maliit na tindahan. At dito na rin kami nanangalian guys. So ayun, pagkatapos namin mananghalian mga katokad friends, yun, meron na kami nakita na bumaba. At pagkatapos na aming pagkain, nilusong na rin namin guys yung baha dito sa may sigsag road. So ito guys ang iniwan na putik ng malakas na ulan kanina simula pa ng alas 7. Nakatawid kami guys dito sa lugar na to alas 2 na ng hapon. So ayan guys, talagang balahaw yung putik dito guys, ayan. Nakikita ninyo. So walang dumadaan dito guys sa gitna dahil yan ay masyadong malalim sa putik. So ang dinadaanan guys ng mga motorista dito lang sa may lugar na to. Ayun, magmula doon sa kasiglahan papunta ng Quezon City. So nakakadaan na siya guys nga lamang, talagang medyo pahirapan nga lang. Kumbaga sa ano, adventure talaga yung ating pagtawid dito sa lugar na to. Pero guys, pag nakarating naman kayo dito sa lugar na to, okay na. Pero yun nga, yung mga ibang truck ngayon guys, talagang nabalaho sila doon sa gitna. Yung putik hanggang doon sa may ano, sa may kalagitnaan ng kanilang gulong. So hindi na nakaalis kasi pati ilalim guys, nagkaroon na ng putik. Doon sila inabutan ng malakas na ulan.
So siyempre kapag malakas yung dali ng tubig dyan kanina, maraming mga dinala ng mga ganitong mga putik saka mga bato, mga buhangin. Ayun pa, may mga nagpapala pa nga guys. Oh. Ayan, tinatanggal nila yung mga putik doon sa ilalim guys. At yung mga ibang tao guys, ano, doon na dumadaan may ginawa na tula yung mga taong bayan dito sa Muntalban. Doon na sila dumadaan sa may bandang kanan guys. Yung mga nakikita ninyo. Ayan. So ayun, doon sila dumadaan guys sa may likod ng truck kasi may ginawang tulay doon. At dito ko na rin inaantay ang aking misis kasi naglakad siya. So hindi po pwede yung mga katukad friends na tumawid mula doon sa Sigsag Road hanggang dito na merong angkas kasi ang hirap talaga. Ang hirap talaga na ano na dumaan sa totoo lang. Ito, talagang grabe guys oh. Ah, grabe. Nakuha rin guys. At yun nga, umuulan na naman guys. Pero hindi na yan katulad kanina, talagang malakas ang buhos. Hindi pa yan mga katukad friends. Doon pa sa ano yan. Doon pa sa kasiglahan yan guys. Talagang ano. Maputik pa rin. Sol. Tara. Talagang hanggang yung putik nasa ilalim talaga eh.